dito. Kahit na sprayer siya, gagawin natin ng kalano. May ilaw na tayong magagamit. Tingnan po yung bagyo ngayon, kailangan natin ng ilaw. Kailangan nating gumawa ng pansamantalang ilaw ngayong darating may bagyo. Sabi kasi mga magsasaka, meron kami yung sprayer na rechargeable ba? Rechargeable. So, ito, rechargeable siya. Ito, mayroon siyang yung pinagkakabitan ng charge niya. Dito pina-charge yung ano. So, naka-full charge na ito ngayon. 12 volts lang ito. So, ang gagawin lang natin, kukuha tayo ng connector dito. Okay, i-plug natin dito. Ayan. Tapos, titignan natin yung polarity niya. Kasi, ang baterya may polarity. So, titest rin natin ngayon yan. Para makita natin kung nasan yung positive tsaka negative. Okay. So, ibig sabihin, yung blue yung negative. Yung brown yung negative. Sa ilaw naman na 12 volts. Ito, 12 volts na to. May polarity din yan. Pula, tsaka itim. Ito. So, yung positive, ito yung pula. Lalagay ko, kunit lang natin dito. Dito sa blue na to, kasi positive, kasi tinister na natin. Tapos yung negative naman na black, itong black na negative naman, ito yung negative niya kanina na nakita natin. So, i-ano natin. So, meron na tayong ilaw. Ayan. Ito yung ilaw. Ilaw na mula sa eto, sapsap ng kuryente. Eto siya. Mamaya, darating yung bagyo na malakas. Signal number 4 daw. Baka tataas pa. May ilaw tayo. So, ito, kahit na sprayer siya, nagawin natin ng plano. May ilaw na tayong magagamit. Mayroon tayong rechargeable na ano. Sprayer. Ayan, kitang-kita nyo naman, may ilaw tayo. Sa panahon ng ganitong sitwasyon, may bagyo, brown out. So, ito yung ginawa natin nung una. So, kumuha tayo ng ano noon. Tapos, i-unplug lang natin. Ito. May ilaw tayo. Ngayon ang ipapakita ko naman, paano natin gagamitin itong sprayer sa pag-charge ng cellphone. So, pwede natin gamitin ito. So, mayroon akong ginawa na yung pinang-charge talaga ng cellphone. So, siguro, alam naman ninyo to. Ito yung 12 volts yung input niya. Tapos, isaksakan siya ng USB para sa cellphone. So, ang gagawin lang natin, kukunik lang din natin sa positive. Yung positive niya, siyempre, pula. Tapos, yung negative din niya, kukunin din natin yung negative nito. Iatas din natin dito sa may negative. So, itaratry natin ngayong ano? Itaratry natin ngayong i-charge tong cellphone ko. Para kung low bat na yung cellphone, katulad ngayon, low bat yung aking cellphone. Ayan, low bat siya. Walang ano. So, pwede natin i-charge yan. So, yan, plug lang natin yung cellphone. Ayan. Tapos, saka natin isasaksak naman dito. Ayan. So, mag-charge na yan. Tignan na natin, ha. Ayan, oh. Ayan, nag-charge yan. Ayan, yung kulay green na yan. At mayroon pa tayong, ano, yung isa. Pwede rin yung ating inverter. Kasi, dito kasi may inverter akong, ano, binili mula sa Lazada. Ito. Ito yung 12 volts na isinasaksak sa battery. Tapos, dito naman sinasaksak yung ano, yung 220 na ilaw. So, pwede siya. Gagawin lang din natin. Kukunik lang din natin ito sa positive. Yan, higit natin. Tapos, kukunik din natin yung negative niya. Ayan. So, pwede rin may saksakan din ng ano to. Ng cellphone dito. Ayan o. Ayan. Kahit hindi mo muna siyang i-on. Pusang ano yan. Ayan o. Ayan.
wired rin siya. Yung charging ano niya. So kung gusto mong gamitin na yung 220 naman, pwede rin. Saksakan mo ng ano, ito. Saksak mo, normal pa rin. Tapos i-on lang natin to. Yung kanyang on off. Yan! So umilaw na siya. So pwede nating ano diyan. Ayan. O yan, nag-charge siya. O. Yan. Kung gusto nyo naman ano, nag-charge siya. Kung gusto mo namang gamitin sa ilaw, tanggalin mo lang ito. Kukunin lang na kukunin lang natin yung ano, yung dikwaryenteng ilaw. Yung extension na merong ilaw, ayan. Ayan. Papunta doon, ito. Ito. Ayan. Ito yung power inverter namin. Yan. Ayan. So may ilaw tayo, ayan. Ilaw yan na ano, mula sa inverter. 12 volts lang yan mula dito sa ating power knapsack. Ayan po mga kachika. Ayan. Yan yung ating power knapsack. Kita nyo naman kung gaano kano. Ito yung 12 volts. May ilaw na gawa ng ating power knapsack. Kita nyo kahit magsasaka, kahit sprayer ng magsasaka, merong gamit. Galing yan sa gobyerno. Libre yan. Ito yung 12 volts natin. Ito yun naman yung power inverter natin. Ayan. 220 yung output nito. Sinasaksak kahit na TV yan. Kayang pa ano. So, yan lang. Kung madiskarte kang tao, magagawa mo ng paraan sa ganitong crisis. Mas lalo pa mamaya darating yung bagyo. Malakas daw yun. Signal number 4 at signal number 5. So maasa natin yung ating napas.